Abangan ho ninyo yan bukas. Hindi lang sa mga kalsada, sa Metro Manila, sakit ng ulo ang traffic. Pati pala sa paliparan sa airport. Problema rin ito sa dami naman ng mga eroplano. Kaya ang maliliit na eroplano, bawal na sa NAIA. Nakatutok doon live si Marisol Abdurrahman. Marisol! Mel, simula ngayon ay ipinagbabawal na po ang paglapag at paglipad sa NAIA ang lahat ng mga maliliit na eroplano, maliban na lamang sa mga sasakyan ng Pangulo at ng iba pang diplomat. Ang anim na eroplanong ito ng Inter-Island Airlines, maghapong hindi raw umalis sa kanilang hangar para bumiyahe. Epekto raw ito ng utusan ng Department of Transportation and Communications sa DOTC na inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines kahapon. Nandito ako ngayon sa hangar ng isang maliit na airline. Kung dati raw, walang bakante ang kanilang hangar sa dami ng mga eroplano na bumibiyahe. Araw-araw at sa mga ganitong oras. Ngayon, kita nyo naman, nandito lahat ang kanilang eroplano dahil sa naging epekto ng utos ng DOTC. Ipinagbabawal ng pag-land at pag-take-off ng food and fish delivery flights sa pangunahing airport sa Metro Manila. Pwede na lang daw itong gawin sa airbase sa Sangli Point sa Cavite. Sabi ng Inter-Island Airlines, ang katuloy nilang maliit na kumpanyang sa chartered flights at cargo flights na kasalalay ang kabuhayan sa pool sa kautusan. Kagaya po namin, kung mga fresh goods ang kinakarga namin, maapektuhan po dahil po sa travel pa. Hindi po natin makuwang 1 hour travel time lang po yan from Sangli to Manila. Sa utos din ng CAAP, ang mga jet at air taxi, 2 landing at take-off lang pwede kada oras at mula lang ito alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. First come, first serve pa. We have no definite time na ang charter, pag dumating ang charterer, lipad kami ngayon. Pero before we do that, no? Pero ngayon, sa binigay nilang ganitong schedule, it's very hard. Greatly, directly, and negatively affecting the general aviation community as a whole. That they are slowly killing the general aviation community. Sabi ng Kapat Manila International Airport Authority, ang air traffic daw ang pangunahing dahilan ng bagong kautusan. Nakakabagal rin daw ng operasyon ang maliliit na eroplano. Naghihintay yung malaking eroplano sa big runway, 0624. Palanding naman yung maliit na runway, hindi naman pwede mag-take off dahil may palanding. Ang bagal ng lipad dahil maliit na eroplano siya. So, nadidilip pag-take-off naman itong isa. Mel, ngayong hapon, nagkaroon nga ng emergency meeting ang Federation of Aviation Organization of the Philippines dahil labis nga nilang ikinababahala ito. At sumulat na rin po sila kay DOTC Secretary Abaya dahil ang kanilang hiling malino po. Sana suspindi na muna ang nasabing department order. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.